ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Ako taga Mindanao, Bisaya, pero Pilipino ako. Mahal na mahal ko ang bayan ko. Anybody, at narinig mo na yan several times when I was mayor and president, I repeated and repeated it 1,000 times already. Alam na ng taong bayan, whoever wants to destroy my country, and if you will really destroy it, then I will be there to kill you. Okay. Yan ang ipagbilin ko sa. This is my country which I can call my own. Wala akong ibang country na ipapasa ko sa mga anak ko. Puro Pilipino to eh. Kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yata ang magsinungaling ng usto. Eh kayo daw, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba'y dadalo? Anytime po. Nakatanggap na po ba kayo ng ano, ng imbitasyon? O wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what is life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are nakadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships, and so it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako eh, mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would crop up, and we'll just have to deal with the problem the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko sana. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may mga ibang tao pa mag-ano, ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Yung gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila, as a matter of fact, tanong ako sa kanila before the start of any official proceedings, sabihin ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ano ko. Wala kayong ano? Ibibigay ko sa kanila. Bahala sila kung ano gusto nyo itanong. Kagaya ito ni si Regina Garma. Oh, Garma. Yan si Garma, laking Dabaw yan. Laking pulis sa Dabaw yan. Yan pa si sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is a may marinig ka dyan sa narration, narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit ito? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam ko may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa, at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Madali sabi, Mr. President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs, hindi yung
magbibigay kayo ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo? Walang pulis na papasok sa ganun. Walang gagawang pulis na papasok ng ganun. Makukulong sila. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Magpayag yan sila, bigyan mo ng pero operational funds. Pagkatapos, from time to time, tanungin ko sila, o tapos na ba? Sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Sambuanga, we have to do more follow-ups. O sabi ko, o dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi nilang reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them. In other words, you know, yun ang pinaka, in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving them recognition of doing their work. Oo. Oh. At saka, palainom mo yung pulis. Alam mo, dalawang buting scotch. Kaya yung nakikita natin sa iba, pumupunta ka man ng noong kayo sa, ano to? Sa bar ni Bong. O yun, mga yes. Pulis na yun. Yun lang yan sila. Yung magpunta doon na apat, lima, maghang. Yun yan sila na ang maripartida ko sa kanila. Hindi yan ang tatanggap ng pera. Nahihiya eh. Yan lang, sabi ko, sige, kapul kayo doon. Inuman tayo. Now, dating Presidente Duterte, meron nung lumabas ngayon sa social media, inilalabas nila yung sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kinu-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan niyo ng 3 milyon ang sino mang makahuli o makapatay sa mga drug lords. No. Kinu-quote, ano bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo, umaalok siya ng 3 milyon para makahuli o ang sabi ko naman, sabi ko, alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis, kasi yung pulis, trabaho nila yun. Kung baga, magbigay ka ng impormasyon sa mga yan. Ito, Sal, binibigyan ko sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arestuhin ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay sa mapalagay sa alangan, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Yan talaga ang order ko. Baski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Baski saan, ganun talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. Yun. Hindi ho mapapasinungalingan ng yung digmaan sa illegal na droga ay naging matagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ninyo. Ngayon po ba na wala kayo sa panguluhan, ano po bang naririnig nyo? Anong feedback nyo sa ginawa ninyong digmaan sa droga? Yun ba yung nanatili na naging mapayapa tayo o iba ang naririnig nyo ngayon? Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. I would rather na yung buong badla, let the people make the proper decision. Kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down from public office permanently. After watching this video, mag-comment lang dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Kung wala namang silbi yung ginawa ko at yung lahat na namatay at gumana naman yung there was a time na maski sa aga magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gumagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Pero hindi ko sinasabi na siradya ko pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the
chance to fight, so that if they fight, then we would be justified in killing them. And that is one problem solved for the day. Totoo yan. So, Mr. President, inaasahan namin, as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the congressional committee hearing. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Okay, di maganda ho yan. Napakagandang event. Hindi ako atras dyan. O, di aasahan po ng taong bayan ang inyong pagdalo. These are exciting times. At marami akong sabihin sa taong bayan. Oh, marami pong salamat, Presidente Duterte. Na-istorbo ko na kayo. Kayo pala eh, bagong galing sa biyahe. Kami po ay nagpapasalamat ng marami sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon ito. Ako, taga Mindanao, Bisaya, pero Pilipino ako. Mahal na mahal ko ang bayan ko. Anybody, narinig mo na yan several times when I was mayor and president, I repeated and repeated it 1,000 times already. Alam na ng taong bayan, whoever wants to destroy my country, and if you will really destroy it, then I will be there to kill you. Okay. Yan ang ipagbilin ko sa. This is my country which I can call my own. Wala akong ibang country na ipapasa ko sa mga anak ko. Puro Pilipino to eh.